Hello po, good morning. Medyo gising ko lang at ayan. So, kasi meron naman akong tanghalian. Meron pa akong leftover. So, merienda ang gagawin ko ngayon. Yan. Gagawa ulit ako ng tawag dito yung bilo-bilo ulit. Dahil dati, nakagawa na ako. Na-vlog ko na rin. Pero, this time, iba naman. Ibang i-vlog ko ulit kasi yung dati first time kong gumawa. So, ngayon yung second time. Tignan ko kung ano kung kasi nasarapan ako nung first time eh. Baka mas masarap pa ngayon dahil mas yung ingredients kompleto. Tsaka mas masarap. Yon. So, ito yung mga ingredients. So, saan ko lang? Wait lang. Kasi yung cellphone na gamit ko ngayon, yung hindi nga siya na-edit. Pwede lang siyang yung naka-post. Pwede siya. Pero hindi siya pwedeng dapat isang ano lang siya. Isang video lang, hindi pwedeng ini-edit. Basta yun. Ayan. Kung magiging mahaba man yung vlog, siguro ipa part 1, part 2 na lang. Yan. So, nagka-problema. Ano, ayan. So, ito yung sago. Ayan siya yung maliliit lang siya. Ayan, no? Yung binili ko dati sa iba na to, ang product nito is Sri Lanka yata. Ayan. Nagamit ko na siya, kaya ano ko siya, oh, in-staple. So, ayan. Tapos, gamit ako ng gataing can. Yan nga, oh. Tapos, ito yung galapong. Ayan. Yung rice. Nakasunod naman dito, eh. Yun, glutinous rice. Glutinous rice flour. Tapos, ito na yung kamote. Ayan. Maganda na yung kamote ngayon dahil dati yung ginamit ko yung kulay orange. Ngayon maganda na siya. Yan. Isa lang na malaki, na mahaba. Tapos, isa rin lang na banana. Yan, isa na lang yung binili ko kasi ayaw ko na yung mga extra ko dating mga banana. Hey, hindi ko maubos-ubos, nagprito-prito ko, ayoko na. Ay, iniiwasan ko na yung prito, di ba? Kaya yan. Tataba na naman ako. Tapos, ito. Yan, bumili na ako. Nakakita na ako. Dati kasi wala eh. Yan. Nang langka. Ayan, sweet. Sweet na siya. Dahil dati yung binili ko yung nakalata, hindi siya sweet. Ito, ano na ito. In syrup. So, sweet na siya. So, ang first na gagawin ko, itong sago. So, dito, tayo sa sago. Yan, ayusin ko muna ito. So, yan. Ito. Tubig. At sa sago, papakuluin ko muna. Yan. So, tatakpan ko.
size ang ganito para makalahati ito kasi maliliit naman siya eh. So, yan. Super tiny naman yung sago. So, I think, isang ganito. Para at least, palagi akong may kinakain sweets or snacks. Yan. Breakfast, pwede rin. Yan. Yung ganito kalilit na sago, it takes for about 5 minutes lang. I think, kung nagtradaan ko pa, kasi yung linuto ko dati, ang bilis lang eh. Tapos yan dati yung linuto ko, konti lang, kaya hindi ako. Ito lang pala yung butas niya. Yan, hindi pala. Kahit kalahati lang, siguro. Nagdagdagan ko na nga. Yan. So, yan. More or less, half siya. Ayan. Tapos, meanwhile, habang hinihintay yan, dito na rin ako gagawa siguro, no, para maikin ka. So, itatabi ko muna to. So, itong galapong, tatansyahin ko na lang siya. Kasi, hindi ko naman alam yung mga measurement kung ilan. Kasi, depende sa dami ng gagawin. So, yan ay kita naman, no? So, tatansyahin ko na lang. May mas ano naman ako, sanay naman ako sa patansya-tansya lang. Ay! So, ayan. Yan yung karami. Tapos yung water. Tatansyahin ko rin. So, yan. So, nakaubusan ang kamay. So, yan. Tatansyahin ko lang. Konti muna. Then, haluin. Tatansyahin. Ngayon, kung
sobra siyang napasobra sa tubig, dagdagan ulit ng dalapong. At least, napasobra yata. So, dagdagan ko ng konting ulit ng dalapong. Napasobra ng tubig. So, napasobra, dagdagin ng uli. Konti. Oops! Oh my! So, yan. Hindi pa. So, yan. So, yan. Ganyan lang yung texture niya. Yan. So, mamaya ko siya bilog-bilogin. Kasya na ito sa akin. Ganyan kadami. Ganyan kakonti. So, now, kumukulo na itong ito, yung tubig natin. Pwede nang lagay si sago. Yan. Ito yung sago. So, haluin. Lang ito. Mabilis lang siya. 5 minutes lang yan. Nagbuo. Bakit siya nagbubuo? Kasi may basa siguro kanina ng konti yung pinaglagyan ko. Nagbuo-buo siya, oh. Hindi ko alam bakit. Siguro. Hindi ko alam bakit. Ito, prepare ko malamig na tubig dahil mamaya bubuhusan ko na para bubuhusan ko na malamig na tubig mamaya pagluto na para yung mag-stick lang siya sa ganun. Hindi siya maluto na sobra. Siguro mga 5 minutes or 10 minutes, ganyan. Pag naging crystal clear na, yun, okay na siya.
siya. Tinitignan ko yung texture nito. Yung galapong. Yan, mga halu-haluin ko pa siyang mabuti. Dahil siguro mag, ano na, no? Kaya nagbubuo yung syempre nasingaw na yung nabuksan na yung ano dati ko na siyang ginamit tira. So, ito mamaya bibilogin ko. Tatabi ko muna. So, hintayin natin. Siguro mga 10 minutes yan. Halu-haluin ko lang. So, ayan. Mga around yun, mga 10 minutes nga pwede na yan, medyo ano-ano pa siya, pero may buo-buo siya, oh. Tanggalin ko na lang siya mamaya, or so lalagyan ko ng konting itang ng malamig na tubig para mag-freeze yung ano niya. Yan. Tapos mamaya isasarang. Yan, nag-freeze. Dahil sa sobrang liit niya, hindi masyadong makita. So, yan. Okay na siya. Isasalaking ko na lang. So, yan, no. Parang, kasi sa sobrang liit nung sago. Kita niyo, guys. Sa sobrang liit ng sago. O, yan. Kaya parang clear na clear siya, na over yata yung luto, pero yan, na-black na siya kasi malamig na yung linagay ko, eh. Over-black na rin siya. So, iaahon ko sa lalagay. Para siyang, ano, na-over yata sa 10 minutes. Yan siya, oh. Sobra kasing liit. Buti na lang marami yung linagay ko. Please matulaw man yung iba. Marami pa rin siyang samahan. So, yan. Na-over. Na-over yung kasi sumobra siyang clear, oh. Yan, sasalangin ko muna lahat. So, guys, ito na siya ang naano ko. Yung iba, natapon dahil dito sa ginamit kong strainer na malaki, lumusot siya. So, ito lang ang okay na yan. So, itatabi ko muna. So, doon na tayo sa galapong. Ito. Ngayon, saan ko ilalagay? Dito. Yan. So, ito siya.
Ilalagay ko muna to. Yan. Pwede na siguro to sa atin na konti lang dahil marami naman siyang mga ibang ingredients pa. Tsaka bibilogin ko pa mga ganyan lang kaliit. Lagyan ko kaya ng ano ito, para hindi siya masyadong dumikit. Magdikit-dikit. At least para lalapot din ng konti yung sabaw nung ano mamaya. So, lagyan ko siya ng farina dito. Harina. Para lumapang palapot din ng sabaw ito. Dati hindi, wala akong lindig. Hindi, tsaka para lang hindi didikit yung galapong. Ayan. So, yan. Hindi ko na siya mini-measure kung on the spot na rin. May malaki, may maliit. Kasi on the spot na ang ginagawa. So, masarap na naman ang mga ano ko nito. Breakfast. Merienda. Ayan. Mga snacks ko. Gawin ko na rin siyang breakfast yan. Tapos yung mga kamote, so yung mga sweet potato, kamote, sweet potato nga. Ganun na, hindi ko na siya ilalaga dahil para maluto na lang sa ano. Kasi yung dati ginawa ko, linaga ko pa eh. And baka malamog lang. So, sasabay ko na dun sa habang kumukulo yung, pinapakulo yung mga ano mamaya. Liliitin ko na lang yung mga hiwa para mabilis na mambot. Yan. Thank you.
So, tapos na sa isa. So, next, hihiwain ko na itong mga ito. So, ayan. Tatabi ko muna ito. And, ayan, habang magpapakulo ako ng tubig para sa kamote at saging. So, ayan. So, i-prepare ko na to. So, yan. Ito, papakuluan ko muna. Tubig. So, yan. Ito yung kamote. Maliliit lang ang hiwa dahil para mabilis lumambot. Yan, siguro mga ganyan. Tapos itong tubig, siguro 2 cups. Dalawang baso. Ayan. Depende naman po sa alam ninyo. Kung ilang kayong kakain, kung ilang ang gagawin ninyo. Siguro, ako, tansya. Hindi ko alam kung kasya dito na naman. Siguro, pagkasyain ko na lang para at least konti lang ang hindi maparami yung lulutuin ko. Dahil napapasibo nga. Kumain na marami. O napapaulit-ulit. Ng maraming beses kaysa itapon. Parang parami na nga. Kaya na nga nagagawin ko. Isa na nga lang yung pali yung nabili ko. Napalaki, no? So, yan. Hugasan ko muna. So, actually, binabad ko muna sa tubig. Then, itong banana. Saba. Saba yata ito, pero ba't ganito? Yan, kumukulo na. So, ilagay ko na itong kamote. Tumunan ng kamote para lumambot na siya agad. Sa
saba siguro ito ng parang saba na rin. Merong pangalan dito sa kasi maraming ibang iba-ibang klase ng saging. Ayan, ganyan kalilit. So, hintayin natin siguro mga ano to, mga 5 minutes. So yan, titignan ko na kung malambot na yung kamote. Oo, palambot na rin siya ng konti. So masyado maraming tubig. Kasi lalagyan pa yan ng babawasan ko siya ng konti. Yan, pinawasan ko. Siguro more or less isa't kalahating baso. Pero actually, dapat sana isang baso na lang. Pero, bawasan ko pa. Kasi maliit lang itong ano, space ng lutuan. So, yung susunod, ito, banana. Ayan, yung mga matitigas muna. Siguro mga yung banana hanggang ano lang siya, mga 3 minutes. Ayan. So, ayan. After 3 minutes ng saging, kasi medyo malambot na yung saging, kaya 3 minutes lang. So, ito na ang gata. Masyadong na-shake eh, pero okay na. So, yan. So, nakalimutan ko ito. Ito, nakalimutan ko pala muna. Pero okay lang, pares din. Pag sumasamahin ko na. Dapat pala bago yung gata ito muna, pero okay lang. Pwede na rin. Yan. Dapat isa-isa. Dapat sana nauna muna ito mamaya sa linggota, pero nakalimutan. Pwede rin naman. At hindi pa kumukulo. Ninalagay ko na. Yan, pwede rin. Subad lang uli. Ganon din ang lasa. So yan. Ito pwede ko siyang i-add para pangpalapot ng sabaw. Para lumapot ng konti.
ng lakas ko para mabilis siyang kumulo. Yan, isang pelot na. Bilo-bilo. Sa amin, isang pelot. Lalagay ko na rin yung sugar. 1 cup. Granulated sugar. Yan. Rest din. Abang kahit di na kumukulo pa, kukulo rin naman. Kasi naalala ko itong lalagyan ko eh. Baka umapaw or and dahil mayroon pang sago at itong napakasarap na langka, papabango siya, may extra pang mabango kasi langka. Actually, ito at saka yung kamote at papasarap dyan eh. O basta lahat, hindi ko mabuksan. So, pupukpukin daw, sabi. Yun, nabuksan din. So, pagsama-samahin ko na rin. Habang di pa kumukulo. Parehas din naman. Kukulo din. Maluluto rin, di ba? Yan. So, sarap ng langka. Matamis na siya, kaya yung dati ginawa ko eh, ano siya, hindi siya ganun kasarap kasi hindi siya, hindi pa ganung hinog. Not unlike ito. Oops. Dami. Parang dapat hinimay ko. Ganun pala. Akala ko ano. Saan ba yung buo-buo naman. So, akala ko, di bale, ako lang naman din ang kakay, pero mas maganda sana. Iniwa akong ganun. Di ba, guys? Dapat ganyan. Yung isa, buo ko na ilagay. Nakalimutan. Ganun lang dapat. Saan pa yung iba? Siguro ito yung sa gata. Ay, sa saging. Kaya siya may black. So, wait, hindi ko yung lights. Medyo madilim. Hindi, parami na. Siguro pwede na yung langka. Dahil ang dami na naman. Mananawa na naman ako. Yan yung sago. Yan, sarap na ito. Pag gagawa ng halo-halo din, pwede ito. Summer. Siguro mga 2 weeks na lang. Mainit na talaga. Kasi ngayon, umuulan pa eh. Paulan-ulan pa siya. So, ito na ang
Yung sago. Kasi, luto naman na yung sago. Nagdikit-dikit na siya. Pwede ko na siguro nalagay. Hindi ma-overcook. Sige, lagay ko na. Oops! Baka tumalsik. Dahan-dahan. Buo-buo siya. Nabuo-buo kasi hindi ko siya sandali ko lang siyang inano eh. Hindi ko muna binanlawan ng isa pang malamig na tubig. Okay lang. Maghiwa-hiwalay din yan. So, ang dami na naman akong nagawa. Marami na naman. Ulit-ulitin kong kainin. Lutuin ko lang ng mabuti yung gata. So, ganyan muna siya. Hintayin natin kumulo. Ayan. So, ayan. Malapot-lapot na dahil lilagyan ko nga yung konting cornstarch para lumapot. Tsaka pag lumamig na yan, pag mga isang araw, palapot na siya ng palapot siya. Kumukulo-kulo na siya. Wow, yummy! Imagine, mag-isa lang ako, maubos ko yan. Pero ng ilang araw. Ayan, pag kumulo-kulo na siya, actually, ready na yan. Tama na, hiwa-hiwalay din yung mga sago. Maliit lang siya eh. Kulang pa pala eh. Yan siya, oh, yung sago. Nakikita ba? Wow! Yan, oh. Maliliit lang siya. So, tikman ko kung ayos na yung sugar niya, yung tamis niya. So, palagi ko okay na yung kasi para iwas sa diabetes, no? Tikman. Wow, yummy! Wow! Mas masarap ngayon kaysa yung first, ito yung bali second time ko nang gumawa. So, dati ang lilagay ko sa vlog ko yung bilo-bilo. Ngayon, siya papangalanin ko naman ng sampelot. Kasi sa amin, sampelot ang tawag. Yung iba, ano pa kasi yung ibang tawag, sa bilo-bilo, besides sa bilo-bilo, sampelot, yun lang yata. So, yun, sampelot na lang ang papangalanan ko, itatitle ko dito, kasi second time na to. First time kong ginawa ng vlog is, tinitle ko siya ng bilo-bilo. So, mas masarap ngayon dahil nga, ito, napalaki. Malaki pa rin. Dibali na ako lang naman ang kakain, di ba? Yung hinahanap ko kanina. Sumarap siya kasi yung itong ano niya, itong tawag dito, langka, sweet na siya. Yun yung hinahanap ko dati. Yung sa mga nakalata kasi, yung incan, hindi siya sweet yun. Ito, buti na may nakita nga akong ganun. So, yan. Itong itim na ito, yung palang sasaging. Sasaging ito.
Wow, guys, ang sarap. Kaya pipiliin yung ilagay na lang ka yung ano, yun nasa bottles. Yan. Mas masarap siya. Promise. So, yan mga langka, oh. Wow! Mananabang ako talaga dito. So, tignan ko lang mabuti kung luto na itong galapong. Check ko. Mainit pa. Wow! Sarap! Nagugutom na ako. Kaya lang mamaya pakakain dahil hindi pa ako nagtatanghalian. Maaga pa po. Yan. Mamaya pang hapon nito para sa merienda. Mainit pa. Yung iba, malamig nilang kinakain. Sa ref. Nilalagay muna sa ref. Yung iba naman, katulad ko dati, gusto ko yung medyo mainit-init. Konti pa, mga 2 minutes. Para mag-print yun sa bawang. Hindi, pwede na. Lap, lap.